Good morning, good morning, good morning, madlang people! How are you? Morning na naman! How are you guys? Ano ang bantay-len natin? Kamusta naman? So, ayun, magpapasalamat muna ako sa mga viewers ko. Maraming salamat sa masugid na pag-aabang ng aking vlog. Dahil dyan, 6,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat sa mga nag-share ng post ko ng mga sikat na page. Shout out sa inyo. Lilinawin ko lang po, hindi po ako galit kung shinare nyo yung aking post. Masaya ako kasi shinare nyo to at na-appreciate nyo yung boses ko. Diba? So, ito yung si Pooping's Scope. At saka si Trending Tayo dito sa Facebook. Maraming salamat po. Dahil dyan. Pero minsan magpapaalam tayo. Kasi hindi ko alam yung mukha ko nando na pala. Diba? Hindi ko alam na nando na pala. Tinext lang ako ng mga kaibigan ko na, uy, nasa trending yung ano mo, yung post mo. Kay Ilanel Igot. Ayoko kong tawagin kang Ilanel Igot. Ang pangit eh. Gusto ko ano lang, Len Silawan. Diba? Masosyal-sosyal konti. Meron siyang 6.2K shares at saka 477K views. Tapos walang angry face. Thank you. Tapos lahat heart, smiley, and thumbs up. Thank you sa mga nag-appreciate nito. Baka naman, Pooping Scope, marinig mo ako. Baka pwedeng mo naman akong i-share ng mga blessings mo. At saka itong kay Trending Tayo, yung kay Armida. 8.5K view na! Ilan yan sa akin? Natatake yung YouTube ko. Nakakainis kayo. So, sandali. Tignan natin kung ilan yung views ko sa ano, sa YouTube. Pero maraming salamat sa pag-promote ng aking muka. No? Oh, tignan mo! 8 point, yung kay Ermida, 5,784 subscribers. Ay, views lang ako. Tapos sa inyo, 8,000. Tapos 477 yung isa. Sa akin, 155. Asan ang katarungan dun? Ano ba yan? Well, maraming salamat po sa pag-promote. At sa pag-appreciate ng aking mga sinabi. Lilinawin ko lang po. Wala akong binabash kung hindi si Len Silawan. Punta tayo sa topic natin tungkol dito sa isang vlogger na in-interview siya last time. Actually, nakita ko lang ito kahapon. Kasi lang hindi ko siya mag-upload sa YouTube dahil na kaka-copyright po ako. Dahil may YouTube account din siya. Dito, binunyag ng taong magbabayad sa kanya. May binunyag siyang taon. Ito eh, hindi ko siya kilala. Yan. Yung YouTuber na yan. Hindi kita ibabash kung bakit ka nagpabayad sa Liberal Party. Hindi rin kita huhusgahan kasi tao ka lang. Sabi mo nga sa vlog mo, marupok ka lang. Lahat tayo nagiging marupok at lahat tayo pwedeng maging bayaran. Walang problema doon. Ano nga tayo eh, public figure. Lahat pwede nating kampihan, lahat hindi. Sa akin, for me, wala po akong binabash na nakaupo sa pwesto. Lahat sila may karapatan. Magdesisyon ng kanila. Pero sana, nung time na eleksyon, saludo kayo sa amin kasi kailangan nyo kami. Ngayong nakaupo na kayo, sana naman po, pakinggan nyo naman yung hiling namin. Diba? Hindi yung pag nakaupo na kayo, pagkatapos nyo kaming kamay-kamayan, i-hug-hug, papicture, whatsoever, nakakalimutan nyo na kami. Diba? Nakakalimutan nyo na kaming
puntahan after. Dapat katulad dito pandemic natin, hindi niya dapat binabash si Pangulo eh. Kasi may kanya-kanya tayo. Si Pangulo, yun lang yung kaya niyang ibigay, i-distribute sa bayan. Si Vice President Lenny, meron din siyang sariling paraan. Nakakatuwa, di ba? Dapat nga wala na ng babash, wala nang lensilawan na lumalabas, wala na yung taga-Qatar, taga-Japan na yan, na nagpapasikat lang, na mukha namang rapist. Di ba? Actually, kay Lensilawan, naawa ako sa'yo. Naawa ako sa'yo na naaasar ako sa'yo. Kasi, kung binayaran ka man ng malalaking tao para yan, ano eh, malaking kahihiyan, no? Malaking kahihiyan para sa'yo at para sa pamilya mo. Sa akin, kung may magbabayad sa akin, edi thank you, pero pag-usapan natin kung ano ang pag-uusapan natin sa YouTube ko. Diba? Hindi po pwedeng may maibash or whatsoever. Ang sabi dito, binayaran sila ni Liberal Party, mga Dilawan. So, walang masama sa pagiging Dilawan. May apo ni Aquino. Lahat sila may bayad, may daily, weekly, monthly, every 15 days, may load, kumpleto, may ipapalabas silang post na ganito, tuwang-tuwa daw sila every time na pumatol ang isang DDS, ang isang tunay na DDS sa post nila, tuwang-tuwa daw sila. So, siguro ang masasabi ko kay Kuya, kulang yung bayad nito nung huli. Diba? Si Senator Aquino, Bam Aquino, ang isang nagbayad sa kanya. Hindi kita ibabash din, pero Senator Bam, hindi mo kailangan magbayad ng isang vlogger para siraan si President o kung sino man ang nakaupo sa pamahalaan. Tulad ng ginawa mo dati nung eleksyon na nilambing mo ang sambayan ng Pilipino para iboto ka, dapat ganun din yung gawin mo ngayon. Mas maganda ang ipakita nyo sa amin na naka-video kayo na, uy, tinulungan ko si ganito. Hindi yun pagyayabang. Para sa akin, hindi yun pagyayabang. Yung mga ginagawa nila Yorme, nila Soto, nila, sino pa ba to? Nila Angel Locsin. Hindi yun pagyayabang. Isa yung paraan para makita ng Pilipino na hindi sila nagugutom. Kasi ang daming nagpo-post na nagugutom sila, ganito ganyan, pero ang konti na nagpo-post na nagbibigay sila. Paano? Hindi namin nakikita na may na itutulong kayo. 'Di ba? Ang nakita namin katulad yan kay Senatora, sino ba 'to? Yung kakampi ni Lensilawan. Senatora Binay. Sorry naman, wala akong kodigo. Senatora Binay. Si Senatora Binay, ang nakita namin sa kanya is yung tawag dito, yung pagtatanggol niya kay Lensilawan. Samantalang maling-mali ang ginawa ni Lensilawan. Sana, bago ka nag-react ng ganun, di ba, ipakita mo sa amin na, ito, binigyan ko si ang kaya ko lang si Tarlac, o kaya si Valenzuela. Yung sakop lang na yun, hindi ko kaya yung buong mundo, hindi ko kaya yung buong bansa, kasi wala akong pera, wala akong budget. Ito lang yung kaya kong sector, kaya ito lang yung kaya kong tulungan, di ba? Pero hindi eh. Tulad nila Manny Villar, post sila ng post, ang dami nilang lupain. Ang dami nilang, andyan yung, ano ba yung mga lupain nila na nasa, yung mga pag-aari nilang condominium, na mga house and lots, napakadami, pero ang binigay, isang pirasong itlog at saka isang saging. Hindi natin alam, ha, kung meron pa silang binigay, kasi hindi nyo pinapaalam sa sambayanan.
ang nakikita lang namin is puro negative. Diba? Paano namin kayo iboboto? Dapat lahat ng positive ipinupost nyo. Tulad lang ni Congressman, yung mga ano, sa Cavite, Bong Revilla. Maraming galit sa kanila. Diba? Pero ipinakita nila, ipinost nila na may natulungan sila. O hindi lang, hindi lang Cavite ang nakaalam. Buong bansa, simple as that. Hindi yung may mga magsasabi na, post-post ka dyan, yabang-yabang. For me, sa akin lang to, ako lang po kailan sa inyo kung anong, ano, kung anong nararamdaman nyo. For me, dapat i-post mo lahat ng magagandang nagawa mo. Kasi, pag may nag-post na iba, na taong galit sa'yo at ipinost niya is pangit, tapos hindi nakita yung mga magagandang ginawa mo, sayang yung magagandang ginawa mo kasi natabunan ng pangit na yun. Di ba? Katulad nung kay, ano ulit, kay Senatora Binay, naunahan na mag-post ng pangit, di lahat ng maganda, hindi nyo nakita. Pero maganda ang Makati, hindi natin alam. Maganda ang naitulong ng mga Binay sa lungsod ng Makati. Kahit nasasabihin na nila ay isa na silang mga korap. Ganon kasi, ipakita nyo sa mga tao kung ano yung magagandang ginawa nyo. Para pag lumabas yung pangit na nagawa nyo, hindi masyadong napapansin yung mga pangit kasi marami kayo nagawang tama. Diba? Ganun lang kasi simple yun eh. Tsaka tayo namang mamamayan. Huwag na kayo nakikipag-away na, ay, dilawan ako, ay, ano ako, Duterte ako. Dapat wala na nga ganun eh. Nagugutom na nga tayo lahat-lahat, ganun pa kayo. Diba? Mas maganda yung pantay. Kung sino ang nasa katungkulan, siya ang dapat kagalang-galang. Parang relihiyon lang po yan, mga kababayan. Relihiyon natin, kahit anong relihiyon, iglesia, katoliko, Christian, ano pa ba yun, saksi ni Hoba, iisa lang yung Bible natin na binabasa. Iisa lang yung Diyos natin. Di ba? Depende na lang kung sinasamba mo Buddha. Iba talaga yung paniniwala mo. Di ba? Pero iisa lang yun eh. Iisa lang ang Diyos. Di ba? Ganun din. Iisa dapat ang gobyerno. Alam nyo ba? Dito sa Taiwan, nakakapagtaka, amazed na amazed ako nung election time dito. Nung election time, sinamahan ko yung aking alaga sa syempre, bumoto, di ba? Walang pila. Unang-una, walang pila. Napakaganda. Tapos, sinusulatan lang nila yung isang papel kung sino ang kanilang iboboto. Tapos, ihuhulog sa isang karton. As in, karton lang, ha? Karton lang na malaki, na walang padlock, walang picos machine, walang so ever. Walang pila, may policeman pero petix. Diba? May mga nakaupuman pero petix. Walang computer na hinahanap yung pangalan mo kung saan ka dapat boboto. Walang nagkakagulo na yung patay na yung nakalista pa. Diba? Walang picos machine na sadya nga naman bakit tayo bumili ng picos machine na napakalalaki, ang mamahal, di ba? Eh sila nga karton lang. Di ba? Nakakapagtaka. Pare-pares lang naman tayong tao. Di ba? Hindi naman yun sa Pilipinas, mga halimaw, sa bagay. Meron kasi talagang politiko na siguro kasi dito masyadong tahimik pagdating sa Taiwan, ay sa Pilipinas, ewan ko ba. Pero, deserve naman natin yung ano, diba? Yung tahimik na pamahalaan. Sana, sa mga politiko, na pinakinggan nyo kami nung eleksyon, kasi kailangan nyo kami, sana pakinggan nyo rin kami habang buhay. Para wala nang nag-a-abroad, para wala nang OFW yung tulad namin na nagiging katulong dito sa ibang bansa, na nakikisama sa iba't ibang lahi. Diba? Yung okay lang na
kahit basurero kami sa Pilipinas, maganda yung kita namin. Diba? Yun lang naman yung hiling namin eh. Pakinggan nyo kami. Mga politiko ng bansa, pakinggan nyo kami. Sana yung mga hiling namin para mabigay nyo, para yung hiling nyo sa pagdating ng eleksyon, maibigay namin. Mayayaman na po kayong lubos. Iparamdam nyo naman sa amin yung yaman namin na tax. Imagine, ngayon lang po namin nalaman na may billion-billion pa lang kaba ng Pilipinas. Diba? Na pag-distribute sa sambayanan, eh, napakalaki din. Actually, dapat nga sobra-sobra pa yung dinistribute na yun eh. Imagine, i-plus natin. Sample natin. Meron tayong 1 million na tao. Tapos, may 1 trillion na pera. Kung pinamigay niyo po yun, equivalent, pantay, naubos man ang pera, pero pantay, lahat sa gana. Pero hindi ko alam kung paano niyo po ano. Paano niyo po dinidistribute yung pera? Paano niyo ito hinati-hati? Hindi po namin yun papakialaman kasi wala kaming sapat na talino. Wala kaming sapat na talino para alamin yun. Kayo po ang nandyan, nag-aral, nagpaka subsob sa pag-aaral para mapunta dyan. Kami isang mamamayan na simpleng tao lamang na iba yung kakayahan nyo kung gusto nyo pong galangin ng sambayan ng Pilipino. Sana ipakinggan nyo kami. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming magagalit na naman po sa akin. So, ito na po ang inyong Mom Shilai. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe at channel. Please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aking pong babosh. Maraming salamat. Teka lang. Magla-live pala ako mamaya sa Facebook. Please follow me on my page at my YouTube live. Nakalagay lang doon my YouTube live. Tapos makikita niyo yung aking pagmumukha. At magla-live po tayo. Hindi ko alam kung anong oras eh. Kasi alam niyo naman po ang aking alaga. So, magpo-post ako sa YouTube ko. Kasi hindi ako makapag-live sa YouTube eh. Magpo-post ako sa YouTube ko kung naka-live na ako. And please watch me on my YouTube page. Facebook page. Pag-usapan natin si Len Saliwan regarding sa kanyang totoong haba na madidelay ang kanyang pag-uwi. Pag-usapan natin kung ano yung maganda. Diba? Good vibes lang. So guys, tapusin ko lang ang aking pagsusuklay. At baka magising na ang aking alaga. Salamat po sa mga sumusubaybay. I love you. Bye-bye.